ganda, galing, natural. Ito ang probinsya na hindi lang basta pang stopover lamang. Marami ang kanilang ipinagmalaki ang mga kanilang kultura at may pagkaisa na mga lahi sa iisang probinsya. Wala ako sa Rizal, wala ako sa Pampanga, at lalong wala ako sa Pangasinan. Nandito ako sa isa sa mga magagandang probinsya sa Central Luzon. Ito ay ang Tarlac! Welcome to Tarlac! Uha! Welcome to Tarlac! Ang lalawigan ng Tarlac ay magtatagpuan sa Central Luzon. Napapaligiran nito ng Pangasinan sa Hilaga, Nueva Ecija sa Silangan, Pampanga sa Timog, at Zambales sa Kanluran. Dahil magkakatabi ang mga probinsya nito. Welcome to Tarlac! Welcome to Tarlac! Ito ay isang multicultural na probinsya pagdating sa kultura, mga pagkain at mga wika. Kaya binansagan melting pot of Central Luzon, may tatlong kaulugan na ibabagi ko sa inyo kung ano nga bang ipinagmalaki nila. Una, Tarlac ay may nandadaan nyo lang ang Tarlac kung papunta kayo ng Baguio or sa ibang destination sa Norte. Kung hindi nyo pa nasisilayan ang ganda ng Tarlac, baka tumigil kayo dito dahil sa kamanghang-manghang ganda ng mga tanawin at mga tourist destinations. Ngunit ilang pa lamang ang kilalang lugar, pero siguradong matutuwa kayo sa natatanging yaman ng probinsya at sa mga natatagong ganda nito. Kaya posibilidad maging potential ang kanilang turismo, dagdagan nyo pa ang iba't ibang extreme adventures. Pangalawa, Tarlac ay may dahil mayaman ang kultura ng Tarlac, magagaling ang mga Tarlacenyo dahil sa kanilang aspeto ng talento at hindi lang yan, masisipag sila pagdating sa mga kanilang kinabubuhay. Nakikita ko sa kanila na matyaga sila at mapaalagaan, mamabay talaga ang mga Tarlacenyo dahil palakibigan at makasikaso sila sa mga turista. Bukod pa dito, dadami ang trabaho at negosyo dahil sa mga malalaking proyekto. Karamihan din sa mga ikinabubuhay nila ay ang mga magsasaka. Pasipag sila sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtatanim. Galing! Galing ang Tarlacenyo! Galing! Galing! Galing ang Tarlacenyo! Galing! Galing! Galing ang Pangasinan! Galing! At panguli, Tarlac ay may Natural ang mga taga-Tarlac dahil may mga katutubo na naninirahan sa ibang bayan, particular sa timog bahagi ng Tarlac. Bukod pa sa kanilang katutubo, kilala ang Tarlac pagdating sa kanilang agrikultura, malawak ang kanilang pananim at tinatayang 75% ng lalawigan ay patag. Isa sa mga paunahing produkto nito ay ang mga bigas at mga sari-saring mga sadiwang prutas at gulay na ipinagmalaki nila mula sa iba't ibang bayan. Karamihan nito ay organic, pati na rin ang mga pagkain na mula sa mga hayop. Kaya mayaman ang agrikultura ng Tarlac at isa sa mga malaking produksyon nito. Welcome to Tarlac! Pinapili mo yung luto ng Tarlac. Siyempre, hindi pa papauli ang mga Tarlacenyo pagdating sa kanilang masasarap na lutuin. Kaya natural na natural ang kanilang pagkain na may halong organic. Ramdam na ramdam nyo na ang buhay probinsya. So, tikman po natin ang delicacies ng kilala sa Tarlac. So, tikman po natin ang palabok ng luto ng Tarlac. Kumusta lasa? Tarlac is a unique province na hindi lang basta dadaanan lang. Marami dapat kayo matunghayan ang kanilang probinsya. Kaya kung sakaling madadaan kayo ng Tarlac, siguradong masusulit ang inyong mga travel goals. Come and visit the melting pot of Central Luzon. Mula sa kandungan ng iba't ibang lahi, kung bago po kayo sa aking YouTube channel ko, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Gideon ko, and click the notification bell.